Mga kapatid sa pananampalataya, ito pong mga nagaganap ngayon sa mundo ng kamusliman. Number one na ang genocide sa Myanmar ng mga kamuslimang Rohingyans at iba pa ng mga kaganapan. Kapag po ang mga Muslim ay nananatili na bulag, pipi at bingi, walang nakita, ayaw magsalita, at walang narinig, ibig sabihin po walang reaction. Ano ang mangyayari sa Islam, sa Muslim? Ito po ang ating paksa, mga kapatid sa pananampalataya. Ito pong nagaganap po sa Myanmar na pagpuksa sa mga Muslim na Rohingyans. Thousands. Sinusunog na patay, sinusunog na buhay. Lalaki, babae, bata, matanda, pati mga sanggol. Pinagtatataga, pinagpapatay. Wala ka itong koneksyon sa tinatawag na global anti-Islam, anti-Muslim? Ito po ang magandang tanong. Nabibigyan natin ng diin. Hindi kaya itong nagaganap sa Myanmar ay testing lamang? Sinusubukan lamang? Kumbaga, ano ang reaction ng kamusliman? Passive or aggressive reaction? Ito. Mga kapatid sa pananampalataya, bago natin sagutin yan, pumunta muna tayong Europa. Silipin muna natin ang ilang bansa ng Europa sa larangan po ng anti-Islam, larangan po ng anti-Muslim, sa larangan po ng Islamophobia, sa larangan po ng kultura ng puot, culture of hate. Sige po, simulan po natin. Sa Swiss government, alam niyo sa Europa, mayroong mga bansa na mayroon silang mga batas, existido. Mga batas na lumalabag sa basic human rights. Tulad ng mga babanggitin natin. Number one po, umpisa natin sa Swiss government. Then isa-isahin natin, tapos balikan natin ang Myanmar. Then builtahan natin yung tanong, ano ang mangyayari sa Islam, sa mga Muslim, kung patuloy na ang mga Muslim ay bulag, pipi, at bingi. Sige po. Ang gobyerno po ng Switzerland ay mayroon silang batas na bawal ang mga Muslim magtayo ng masjid na mayroong minaret. Alam ba ninyong minaret? Yung tower. Masjid ito, moske, tapos may nakatayo sa gilid na tower. Bakit kaya hate na hate nila ang tower? Sa mga kanluran din na bansa, hindi pwedeng may tower. Bakit kaya? Ano bang tingin nila sa tower? Baka naman ang tingin nila sa tower ay missile. Nuclear missile. Opo, baka. Na kapag nakikita nilang masjid na mayroong nakatayo na tower, ay ang tingin nila missile. Opo. Mga kapatid, sa pananampalataya, kapag tinitingnan mo ang mga batas na ito ng Europa, iba mga bansa ng Europa, makikita mo na these are preliminary steps. Mga pasimula na hakbang. Opo. Para unti-unti ay mabitawan ng Muslim ang kanilang relihiyon na Islam. Gaya ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, na darating ang panahon na ang Islam ay parang baga. Na ang pagkakahawak ng Muslim sa Islam ay para siyang nakahawak ng baga. Apoy. Umaapoy, mainit. Hindi mo mahawakan ng baga dahil mainit, mabibitawan mo. Islam, mabibitawan mo.
Para kang nakahawak ng baga na ang Islam ay napakainit. Ang iyong sala ay para kang nakahawak ng baga na hindi mo may sasagawa ng mabuti. Ang iyong hajj ay para kang nakahawak ng baga na hindi ka makapag-hajj ng mabuti. Ang iyong pagbibigay ng zaka, para kang nakahawak ng baga na hindi mo may sasagawa ng mabuti. Ang iyong pag-aayuno, fasting, para kang nakahawak ng baga. Ganun din ang kababaihan ng pagsusot ng hijab para silang nakahawak ng baga. Hindi nila may sagawa ng tama. Mga kapatid, sa pananampalataya, dumako tayo sa Germany. German government. Hindi po ipinapahintulot doon ang kababaihan na magsuot ng hijab. At mayroong mga areas doon na bawal ang halal na pagkain. Pagkain na halal, alam natin na ito po ay healthy foods. Pagkain na walang contamination ng pork, walang contamination ng haram. Ito ay ikabubuti ng kalusugan. Ngunit ayaw nila na ang mga Muslim ay kumain ng halal. Baka naman dahil naiisip nila na ang Muslim, kapag kumakain ng halal, kapag nanalangin sa kanilang Panginoon, tanggap ang kanilang mga dasal. Kapag pinakain ng haram, pag nanalangin sa kanilang Panginoon, hindi tanggap ang kanilang mga dasal. Baka. Ito ang kanilang konsepto. Mamaya darating tayo. Ano ang psychological makeup ng mga ito? Bakit ganito sila kahigpit sa mga Muslim? Mamaya, papasukan natin ang kanilang psychological makeup. Bakit? Dumako tayo sa number 3 na bansa ng Europe, France. Ang French government ay ipinagbabawal din ang kababaihan na magsuot ng damit ng Muslima sa eskwelahan. At mayroon silang plano na ipagbawal anumang damit na simbolo ng Islam. Anumang damit ng babaeng Muslim na masasalamin doon ang simbolo ng Islam ay ipagbabawal. Bakit kaya? Ano kaya? Mayroon bang puso ang mga ito? Ano kaya ang dahilan? Bakit? Mamaya, darating tayo dyan. Dumako muna tayo sa Denmark. Mayroon silang tinatawag na evil caricature. Paano nila inilarawan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang lapastangan at nakigaibang bansa kasama ng Norway. Mga kapatid, sa pananampalataya, pati na Pilipinas ay hindi nagkulang na makisali sa ganitong kampanya. Dito lang sa Metro Manila, mayroon kang makikita ng mga lugar sa Metro Manila na bawal magtayo ng moske. Natural, magtatayo ka ng building, hingin ka ng permit, building permit. Pupunta ka ng munisipyo. At kapag sinabi mo na ang itatayo mo masjid, sasabihin ng mayor, kakausapin ko muna po ang aking mga konsehal. Bagamat mayroon ding mga lugar, mangilan-ilan na po pwedeng magtayo ng masjid. Ngunit karamihan po ay ganito ang maingkwentro mo. Magpapatayo ka ng moske. Anywhere in Metro Manila, sasabihin siya ng alkalde ng bayan, kakausapin ko muna ang aking mga kunsihal. Then pagdating sa mga kunsihal, sasabihin ng mga kunsihal, kausapin muna natin ang barangay na tatayuan ng masjid. At kapag tinanong nila ang barangay, natural sa sitwasyon natin na ito na ang media sinisiraan ang image ng kamusliman. Mga terorista, mga mamamatay tao, mga suicide bomber, etc. Na-develop, na-promote na ang kung tawagin na Islamophobia. Kinatatakutan ng Islam, kinasusuklaman ng Islam, kinapuputan ang Muslim. Pag tinanong mo yung barangay, sabi ng barangay, kapitan, tanungin ko muna ang mga constituents. At kapag tinanong yung mga constituents, sabi nila, ayaw namin na itong lugar na ito, itong subdivision na ito, tayo anong masjid. Marami po yan beses nangyari.
at mismo ang inyong abang lingkod nakasaksi ng ganyang klase. Diyan mismo sa Paranaque. May isang mayaman na Muslim diyan na gusto niya magtayo ng masjid na siya mismo ang gagasto, hindi na kailangan mangalap ng donasyon. Hinarang ng mga residente ng barangay at hindi po nagtayo yung masjid. So mga kapatid, sa pananampalataya, ang mga ito, kung titingnan mo, preliminary steps, mga pangunahing hakbang para pumunta rin sa sinabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon na ang kahuli-hulihan na mawawala sa inyo, kahuli-hulihan na mabibitawan natin sa Islam ay salah. Ibig sabihin, lahat mabitawan natin. Step by step. Ito. Ngayon, alam po natin na yung mga nabanggit natin sa itaas ay violation to international human rights. Nakapalo po yan sa freedom of religion. Pwede mong isagawa anumang ritual na inyong gawain. Huwag lang nakakadisturbo sa mga tao. Kinakailangan ang inyong ginagawa ay maayos naman. Pati na ang pagtayo ng inyong bahay-sambahan, hindi ipinagbabawal, kasama sa freedom of religion. Ngunit bakit kinatatakutan ng masjid na mayroong tower? Dahil na-promote, na-develop, napausbong sa kamalayan ng sambayanan through media, promotion, propaganda na ang Islam ay masama, ang Muslim ay masama, ang mga Muslim suicide bombers, ang mga Muslim nagdadala ng droga, ang bayan mo ay magiging ganito, magiging ganiri kapag may masjid, dumarami ang mga Muslim, pag dumami ang mga Muslim, darami ang krimen. Ito po yung image na dinidevelop sa media upang kamuhian ang Muslim, kasuklaman ang Islam, kung tawagin Islamophobia, na kung tawagin culture of hate. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang kasalukuyang nagaganap. Ngayon, balikan natin yung ating tanong kanina. Realistic na tanong. Hindi kaya ito ay kasama lamang sa tinatawag na testing the water, testing the ground. Sinusubukan ano ang reaction ng mga Muslim kapag pinagpapapatay sila sa Myanmar. Kapag ba nag-react sila, lalong lalakas ang gagawin ng gobyernong Myanmar para lalong pagpapapatayin ang mga Muslim. Mantakin mo, isa, dalawa, tatlo lang na kriminal ng rape ng Buddhist na babae. Muslim na kriminal, tatlo. Tatlo lang ang gumawa ng krimen, ang buong bayan ng kamusliman ng mga Rohingyan po. Tinalian ang mga lalaki, pinadapa. Pinag-iitak, pinagsusunog, either sinunog na buhay o sinunog na patay. Nasaan ang justisya? Bakit hindi tinugis yung tatlong kriminal? Ay sapagkat nanduroon na ang culture of hate, pagkapuot sa mga Muslim, na kapag nakagawa lang ng dalawa tatlong Muslim ng masama, pasasabugi na yung matagal nang nakatago na puot sa kamusliman at lahat wawasakin. At ang mga Muslim, bulag, pipi at bingi. At anong mangyayari? Allahu Akbar. Mamaya, isa-isahin natin. Kapag ang mga Muslim ay walang aksyon, bulag, pipi, bingi, walang aksyon. Pagkatapos ng pagbabawal ng hijab, at pagkatapos ng pagbabawal ng minaret, ano kaya ang next step? Ipagbawal naman ang dumo, yung dum ng masjid. Ibig sabihin, systematic approach para i-wipe out ang kultura na iyan. Next, matapos na may pagbawal ang dumo, darating naman sa pagbabawal mismo ng pagtatayo ng masjid. Ang dali-dali lang i-justify. Tulad sa Pilipinas.
Sabihin lang ng alkalde, hindi pumapayag ang barangay. Ang masusunod yung residente. Hindi pumapayag ang barangay. Mga naniniran sa barangay na yan, hindi sila pumapayag na tayo ng masjid. Balik yung sponsor. Balik sa Saudi Arabia yung sponsor. Sabi, hindi may tayo ang masjid. Ayaw nila na may moske. Ayaw nila na malagyan ng kapirasong lupa na tatayuan ng mamamayang sasamba sa Panginoong Allah. Mamumuhay na walang bisyo. Mamumuhay na walang alak. Mamumuhay na walang yugyugan. Mamumuhay na walang sugal. Buhay na malinis. Buhay na purified. Buhay na submission to the will of the Almighty Allah. Pamumuhay na Islam. Ayaw. Ayaw nila makakita ng ganyan. Buhay na walang alak, hindi pwede. Buhay na walang yugyugan, hindi po pwede yan. Ang gusto nila, buhay na marumi. Buhay na bisyo. Yan ang gusto. Then next move, ano ang next move asahan mo? Bawal ang masjid. Then next move, this is the process. Kung papaano i-develop itong ganitong sistema para i-wipe out ang ganyang klaseng kultura, kulturang Islam. Next move, bawal ang congregational prayer. Salatul Jama'ah, bawal. Huwag kayong, hoy mga Muslim, huwag kayong nag-iipon-ipon dyan ha, at tapos tutuwad-tuwad kayo ha, bawal yan. Bawal ang masjid, bawal magsama-sama na patuwad-tuwad kayo mga Muslim. Ito po ay violation to basic human rights, freedom of religion. Kung ano ang gagawin ng isang grupo tungkol sa kanilang pananampalataya, hindi mo pwedeng pagbawalan. Pero yung binasa natin kanina na hadith, doon papunta ang sangkatauhan. Doon mapupunta. Dahilan sa ang Muslim bulag, pipi at bingi. Hindi kumikibo. Ngayon halimbawa ay pagbabawal ang head covering ng babae, hijab. Next. Hindi lang hijab. Bawal na magsuot ng anumang kasuotang makikita ang simbolo ng Islam. Mga sister, hindi na kayo pwedeng magsuot ng mga ganyan na mga suot ninyo. Kailangan ang suot ninyo is paghiti pataas pababa. Hindi na balut, kailangan talop. Hindi kayo pwedeng manirahan dito kung hindi kayo magtatalop. Allahu Akbar. Ito yung future. Kapag hindi sa atin naawa ang Allah subhanahu wa ta'ala at kapag patuloy ang mga Muslim na bulag, pipi at bingi, ito talaga ang magaganap. Hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng isang sambayanan hanggat hindi mo na nila binabago ang kanilang mga sarili. Hanggat tayo ay mga bulag, mga pipi at bingi, hindi natin kinoconcern ang ating relihiyon. Iyan ang magaganap. Itong darating. Then, ipagbabawal na sa atin ang pag-celebrate ng ating mga Islamic festivals. Hindi na po pwede ang inyong mga Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Festival of Breaking the Fast, Festival of Sacrifice. Hindi na. Hindi ka na pwede mag-celebrate ng publicly. Pwede mong gawin sa bahay mo lang, kayo lang ng pamilya. Ganun ang batas nila. At kapag po wala pa rin action ang mga Muslim at nakikita ng mga karatig bansa na mga non-Muslim countries, makikigaya. So ang ibang mga bansa ng Europa, makikigaya. Ang ibang mga bansa ng Africa, makikigaya tungkol sa mga restrictions na ito. Ganon din ang mga bansa sa Asia, makikigaya. At anong mangyayari sa mga Muslim? Finally, salah, private na salah, pribadong salah, hindi na congregational, hindi na jamaa, salah mismo sa loob ng bahay mo, bawal na rin. Ito yung sinabi ng hadith. Na darating ang panahon na ang kahuli-hulihan na mawawala sa inyo ay salah. Ang kauna-unahan na mawawala sa inyo ay khusyu. At ang kahuli-hulihan na mawawala sa inyo ay salah. Wala na magsasambayan. Patago na lahat.
Ito po mga kapatid sa pananampalataya ang dapat na alalahanin ng mga Muslim. Darating yung panahon na anumang act of ibadah, either ritual worship or non-ritual worship, ay tatatakan na ng mga bansang yan na iyan ay bawal. Iyan ay prohibited. Iyan ay krimen. Kapag ginawa mo, ikaw ay kriminal. So, itong mga sitwasyon na katulad ng napapanood natin sa social media, nababalita natin kung saan sa ang sources, kasama na ang mga kaganapan dito sa Myanmar at iba't ibang panig ng mundo. Hindi kaya ito ay mayroong koneksyon sa isa't isa? Nakasama ito sa overall plan to wipe out Islam gradually, unti-unti, step by step, hanggang sa mabitawan na ng mga Muslim ang Islam, hanggang sa mga Muslim, ang pagkakahawak nila sa Islam ay katulad ng pagkakahawak mo sa baga. Mabibitawan mo sa sobrang init. Ngayon ang tanong ay, bakit? Wala ba silang mga puso? Yan, magandang tanong. Mga tao yan, may puso yan. Bakit nila ito ginagawa sa mga Muslim? Why? Bakit nagagawa ng Myanmar government, military, police, mga monks? Bakit nila ito nagagawa sa mga Muslim? Hindi lang mga matatanda, di lang lalaki, hindi lang babae, pati na mga sanggol. Wala ba silang awa? Mga tao yan, may awa. Bakit nagagawa? Okay. Pumunta tayo sa kanilang mental, psychological makeup. Pumasok tayo sa kanilang konsepto. Hindi mo sila maintindihan kung panunuurin mo lang. So, kailangan pumasok ka mismo sa kanilang kaisipan. Bakit nila ito ginagawa? Ano ba ang tingin nila sa mga Muslim? Ano ba ang pananaw nila sa Islam? Bakit nila ito ginagawa? Kailangan pag-aralan mo the way how they perceive us Muslims. So yan ay makakamit mo through readings, their books, mga aklat na isinulat nila against Islam, mga aklat na isinulat nila against Muslim, basahin mo. Para malaman mo, bakit sila galit na galit sa atin? Kinakailangan maintindihan mo ang kabilang panig. Bakit siya galit sa iyo? Ano ba ang tingin niya sa iyo? So hindi mo yan malalaman kung kayo-kayo lang mga Muslim mag-uusap. Kailangan malaman mo ang kanilang mind, psychological makeup. At ito ang kanilang psychological makeup. Number one. Hindi nila gusto na makita na ang mga Muslim ay nagde-develop, nagpa-progress economically, politically, lalo na sa teknolohiya, lalong-lalo na sa military technology, lalo tigit sa nuclear program. Yang mga Muslim na yan, mga mamamatay tao na yan, mga huramentado yan, mga suicide bomber yan, pag binigyan mo ng nuclear power yan, sigurado pa sasabugin nilang mundo. That is the mentality, how they perceive as Muslims, na nabuyo ng media, na kanilang media, black propaganda, para siraan ng image ng isang relihiyon na ang pinaka-core na katuruan ay submission to Allah, surrender to Allah, kapayapaan by way of submission to the will of the Almighty Allah. Sinira nilang image. Ayaw nila na makita kasuklam-suklam ang dating sa kanila ng babaeng nakabalot. Lalo ako nakanikab, mata lang nakikita. Hindi sila natutuwa, naasiwa sila. Ano ang kanilang ikinatutuwa? Ispaghiti pataas, ispaghiti pababa. Yan ang ikatutuwa nila na suot ng mga Muslim na babae. Babaeng hindi dignified, kung hindi babaeng seductive ang kanilang gustong makita. Ayaw nila tayong kumain ng halal. Dahil alam nila na kapag ang Muslim kumakain ng halal, powerful ang kanyang prayer. Gusto nila ang mga Muslim pakainin ng haram.
para ang kanilang mga prayers ay useless. They hate anything Islam, anything about Islam, anything about Muslim. Kinasusuklaman nila. Ayaw nila. Ito yung klase ng mga tao na kapag sinabihan mo na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, sila yung buong pagmamalaki na magkikibit ng balikat. Buong pagmamalaki na tututol. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Chapter 37, verse 35, Quranul Karim. Malapit-lapit na pakahulugan. Tunay, kapag sinabi sa kanila, La ilaha illa Allah, walang Diyos maliban sa Allah, sila ay buong pagmamalaki na tumututol. Ayaw nila. Ngayon, bakit? Ano pa, brother, ang pinakadahilan? Bakit ayaw nila na ang masjid mayroong minaret, ang masjid mukhang sambahan ng mga Muslim, ang babae, mababasa mo, makikita mo sa kanya ang simbolo ng Islam? Bakit ayaw nila ang Islam? Bakit? Bakit? Ang tingin nila sa Muslim at ang tingin nila sa Islam ay banta. Threat. Banta sa national, international, global security. Ang tingin nila sa Islam ay magdudulot ng kapahamakan. Ang tingin nila sa mga Muslim ay maghahatid ng kapahamakan. Kapag ang mga Muslim pinatira mo sa bayan mo, yung bayan mo magiging magulo. Magkakaroon ng local security problem, national security problem, international security problem, magkakaroon ng gulo kapag mayroong mga Muslim at mayroong Islam. Ito yung basa nila. Ang tawag po nito, mga kapatid, sa pananampalataya ay walang iba kundi culture of hate na ginatungan ng media na pinapakita nila sa buong mundo na ang Islam ay magbibigay ng gira, ang Islam ay magbibigay ng kapahamakan, na ang Islam ay banta sa kaligayahan ng mga non-Muslim, magbibigay ng banta sa kaunlaran at well-being ng mga non-Muslim. Nakita mo? Ang tingin po nila sa Islam, hindi naman lahat. Hindi lahat. Mayroon din mga non-Muslim na maganda ang tingin sa Islam at saka Muslim. Kaya nga maraming nagbabalik Islam. Ang tinutukoy po natin ay yaong mga negatibo ang kaalaman sa Islam. Lalo na yung ginagamit nilang Islam sangkalan para ang kanilang mga policies, self-interest policy, ay matugunan. Pakiramdam nila ay banta sa kanilang interest ang Islam. Sa Islam, walang riba. So, paano na mga bangko natin ngayon kapag tinanggal mo ang riba? Di-knockout ang ating mga kapirahan pag tinanggal mo ang patubuan. Yang mga nabubuhay sa 5%, yang mga nabubuhay sa 20%, kapag nakapasok ang Islam, wala nang ganyan. So, patay ang negosyo natin. Tingin nila sa Islam, banta sa kanilang business empires. Tingin nila sa Islam ay banta sa kanilang welfare. Tingin nila sa Islam, banta sa kanilang kaligayahan. Wala nang alak, wala nang pambababae, wala nang yugyugan. Paano pa tayo liligaya? So dahilan dyan sa kanilang konsepto, pananaw, tungkol sa Islam, kakalabanin talaga nilang Islam. Wala nang alak, wala nang yugyugan nights, wala nang Sabado nights, wala nang gimmick nights, wala nang illicit affairs. So paano pa tayo maligayan yan? Sasabihin nila. So, banta sa kanilang kaligayahan, banta sa kanilang personal interest, banta sa kanilang national interest, banta sa kanilang well-being, ang Islam. Pakiramdam nila ang Muslim at Islam ay magbibigay ng panganib sa kanilang religious well-being, magbibigay ng panganib sa kanilang economic welfare, magbibigay ng panganib sa kanilang military affairs, magbibigay ng panganib sa kanilang future. So therefore, hindi welcome ang Islam. Hindi welcome ang Muslim.
At ang tawag po rito ay fear, insecurity. At dahil dito sa insecurity na ito, takot na ito, ginagawa nila ang lahat ng paraan to suppress Muslims everywhere. Hadlangan ang anumang development ng kamusliman saan mang lugar. Ginagawa nila ito, Middle East countries, binubomba mga Muslim na bansa. Ginagawa ito sa Europa, kung ano-ano mga ipinagbabawal na batas. Ginagawa ito sa Africa, ginagawa ito sa Western countries, ginagawa ito sa mga Asian countries, at ngayon, kasalukuyan, ginagawa sa Myanmar. So ito po yung matagal na noong pang panahon na inaalagaan na kultura ng puot, culture of hate, na kalaunan ang naging bunga ay Islamophobia. Anything about Islam, kinapupuutan. Anything about Islam, kinasusuklaman. At ano po ang pinaka-final objective, brother? Kapag po na-suppress ang Muslim at ang Islam, wala nang hadlang sa itatatag na absolute imperialism. That is the final objective, one world government. At kayong mga Muslim, hadlang kayo. Kaya ito ang kampanya, genocide. Uubusin kayo. Huwag ipahintulot ng Allah. Ngunit ang nakapagtataka ay ganito. The more ang black propaganda sa media laban sa Islam, the more na sinosuppress ang mga Muslim worldwide, the more ang mga yumayakap sa Islam. Yan ang nakapagtataka. Lalong dumarami ang yumayakap sa Islam, lalong dumarami ang sumasamba sa Allah, lalong nagiging matatag ang pagsamba sa Allah, lalong nagiging matatag ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ 14:27 Quranul Karim. Patatatagin ng Allah ang mga yaong nananampalataya kasama ng salita na nakatayong matatag sa mundong ito at ganoon din sa kabilang buhay. At ililigaw ng Allah ang mga yaong zalimun at gagawin ng Allah ano ang kanyang luluubin. The more na sinosuppress ang Islam. Dito sa isang lugar na ito, sinasakal, sinisiil ang Islam, pero sa kabilang banda naman, lumalago ang mga Muslim. Sa kabila, lumalago. Dito sa kabila, lumalago. 1.10 billion, one-fourth ng mankind today, Muslim. 50 years from now, hanggang 100 years from now, pagsamahin mo yung mga palaanak ng mga Muslim worldwide, isama mo pa yung conversion, baka 50% ng buong mundo, Muslim. Hindi talaga mapigilan. Kahit anong kampanya, napagsira sa image ng Islam. Gusto mo ng katibayan? Thousands. Pumunta ka. Amerika, pumunta ka. Euro, pumunta ka. Africa, saan ng bansa, pumunta ka. Libo-libo ang mga non-Muslim na yumayakap sa Islam. Lalo pa nilang nagugusto ng Islam. This is because Islam is justice. Nare-realize nila. Mga intelektual yan ang mga tao. Hindi yan mga tao na nag-Muslim sa Saudi, nag-diit sa Saudi, pinag-Islam ng kanyang amo, or inasawa ng Arabo kaya nag-Muslim. Hindi. Sa Europe, mga intellectuals. Mga engineer, mga doktor, mga professors, mga matataas sa mga pinag-aralan, mga matatalinong tao yumayakap sa Islam dahil Islam is justice. Islam is human rights. Islam is a natural and rational religion. Islam is peace. And Islam is the solution to security. Islam is the solution to prosperity. Islam is the solution to happiness. And Islam is the solution to salvation.
of our soul and thereafter, ano pang hahanapin mo sa Islam? A complete way of life. Ngunit mga kapatid, sa pananampalataya, ang tanong, kanina tinanong natin, ano ang mental psychological makeup ng mga iyan, non-Muslim? Bakit ganito sila kahigpit sa atin? So, naipaliwanag natin na ang tingin nila sa atin banta sa kanilang kaligayahan. Ngayon naman, ang tanong naman natin ay, bakit ang Muslim bulag, pipi at bingi? Iyan naman. Baligtarin natin ang tanong. Sa kabila naman tayo magtanong, bakit ang mga Muslim sa kasalukuyan ay bulag, pipi at bingi?